Leksibo. Leksibo. Plus ng mountain na dok daw kung mabuka na ang dagat ito, patungin di kay luloy din man ta. Ang ginoo na ganyan, magdisiplina. O, ga-expect bang Japan, may tsunami sila? May mga Chernobyl, may mga highly industry, may grabe yung mga, may kwan pa gina sila. Balaan nila kung anong weather, anong wala ito kabantay. Oo, amo ganyan na silim na ito. We're still blessed by the Lord. Philippines is... Ah. Oh yes, sa Negros. May fault line na karoon ko sa Negros daw. Pagkita itong truck. Natatinit ang yung fault line pala. Mawas out lang ng isla, nagdula na. May nakikinig sa ako mo ito si Lilo na itong usag ni Papa. Tapos sa Lilo kapon, na ano siya? Sino ba? May blood? Na high blood, hindi rin sa hospital pa rin. Ah, yan. Sige, amo gani nga ang tao. What's next? Yeah. Ah, dali. Dali lang. What's next, Coco? Dali. Dali, Coco. May alis mo doon. Alam mo doon. Ah. So the basis of faith is, of course, ang revelation knowledge, this is the knowledge not based on five senses. Kung kita lang yan sa natural, sabihin na, wala na yan, tabo di sa kunan, wala na. Of course, wala man natong inahadlok ang tao. Pero salamat nga we have the Word of God. Sa revelation, sa Matthew 24 na na-expose da sa ato ng mga signs is coming. Basahabla ninyo sa Matthew 24 para makita na. Matthew 24. Matthew 24. 24 verse 1. Ito, sabay-sabay natin yung akwan. Earthquake in diverse places. Lumalabas si Jesus sa templo. Paalis na siya ng kapit na mga alagad. Ha? Sige, we'll start with you. Alagat at sinuro sa kanya mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusali niyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala ring matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay gubuho ko. Signs of the end of the age yan. 36. Lahat ay gubuho. There is a 36 gubuho. 36 lang. 36, this is about feeling walang nobody knows who is coming. Umpisa niya dito sa kwan. Sa nation will rise up against nation. Tingnan niyo sa 7. Pero sa 4 muna tingnan niyo. Jesus answered, watch out. Matthew 24:4. Tingnan niyo. 24:4. Jesus answered. Jesus answered. Sige, basa. Sino na nakakita? Jesus answered, sige daw. Watch out that no one deceives you. Sige, 5:5. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Sige, go ahead. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen. But the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. That means to say, there will be famines, sinabi dyan, earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then, and sabi niya sa 14, and this gospel of the kingdom will be preached sa 14 in the world, whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So that means, si gusto iyan ang Ginoo na makabati kita sa mensahe niya. Kaya hindi ba ma'am siling kumbaga sa natural nga reasoning natin, huwag mang kabati sina ba? O kabati ka, anong reaksyon mo karon? You cannot say, you cannot point your finger to God. God, you didn't warn me to the point that magbago na ako. No. God is spreading the gospel nowadays so that as we develop our faith, hindi pa huli ba? Ako, sa akin kulit, hindi huli na kung baga tanaw na ito, ano makuha ko diri sa Pilipinas? Kung wala ko na-develop ang faith ko do, ano makuha ko after all? No? Brother, all ano? So good.
kahit na ganyan mo na Amerika na prison ngayon, masipag ka lang sa Amerika, you can buy a nice car kada tuwing. Kada tuwing mag-ilis ka sa salakyan mo. Modern technology. And then, basta masipag ka lang. And of course, you make money. As I make money, i-convert sa piso, mas malaki-laki. Kaya mga Amerikano, dali ka talito eh. Dahil sa kanilang mga retirement pay, ang sarap-sarap ng buhay nila. Si Ayan, si Lady ito na kasama natin, di ba? Mas malaking pera nila. Pero si Malone, na retired na police, or retired na army sa Kuwait. Ba't narito? Dahil puminsan kung... Gusto niyang matutunong salita ng ilunggoy. Kung nakausap mo, pakilala ko siya si Juan C. Scott Davis. Ayan, sigurado magkaintindihan kayo. Na-track sila sa Bisaya. Magkaintindihan kayo. Oo. Si... Si Scott, yung isang bagong yung kinasal ko ng puti. Yung sa Samalayla. Magaling ng ilunggo. 2 years pa lang sa Negros. Bakulon. Pero ang nasining na ito, ang liwat, mga kauturan is, ako na-bless man siya ng kaputi. Sili ko makagto ko din, for what? Pastor, God is using me in your mission. Tingnan mo siya gani, kaputi. Na dito na sa Amerika, makagto din para lang to preach the gospel. Pero kung tanong itong role ba sa pag-develop ng faith natin, na sinasabi ko rito is, kung minsan, nung primero pa lang ako na mag-sugod ng Bible studies, kaabot ko sa niya, ang tanong nila, Pastor, diba tiniwan mo Amerika? Samantalang sarap pala na. Kasi, praise the Lord. Ako nga kung minsan na, tagtaka din eh. Bakit tiniwan mo? Paano ko masupply ang pangailangan ng pamilya ko? Oo, 5 sila ka, sabay-sabay eskwila. Imposible, no? Pero ba't nakarating ako ng 20 years? Grabe. So, siling puliwat, sometimes mo nang siling kuwin sa worship kasi di ba may worship tayo? Praise and worship. Ang praise and worship kasi is the highest form of prayer yun. Hindi nga lang natin pinagdarasal ng Lord, our Father, our Tino Eben. But ito ay prayer na kinakanta natin. Likely, sa example ko is, Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Kailan yan na-compose? Hindi ko nga mapanood. 1960s? Hindi, bago yan. Bago lang yan. Because I heard that sa Redemptorist Church last January 22 okay. Sa Cebu. Kinakanta niya. Kinagaya niya. So, this song, the same maganda. Song as the maganda evangelicals. Maganda kasi mga lyrics niya, Doctor. Oh, yeah. Kasi if you talagang, kung talagang madevelop ang faith mo, ng kantang yan is in-offer mo sa kanya, mapaiya kayo. Oh. So, lang tayo na namin. Mapaiya kayo. Pag-simbahan. Faith. Faith mo sa Panginoon. Siling ko gani. Una-una ko nga simpa. Lord, ano man nga church? Pag-umigamay, siyempre nangat ka sa dako. Lord, Diyos ko, mapatsagan ko man na yan nga may ginuodin rin. Eh, na muna. Sus pag praise and worship, grabe. Yeah. Ito yun. Grabe kita nga. Makaagi ka siguro sa praise and worship sa VCF. Ah, karte pag ikasadya. Ah, mo gihapon, the same. Ang VCF, dito gani ko naka-learn mo. Among galing praise and worship. So, bong, ano kami, conservative kami. Conservative kami. Doon halos hindi kami ka-raise ang hands. Si Mrs. Conservative yan. Oo. Conservative yan. Ako, nung araw, pag ganun-ganun ako. Pag ganun-ganun ako nung araw, may ginagawa nila. Di karoon kayo nag-hambal sa galing nga na may gigali ng praise and worship. Naka-adapt na galing siya. Sinami na galing. Ako, so, so what I'm trying to say, pag madibilo ang faith mo, pag madibilo ang faith mo pala, Doktor. Ang makita ko be sa mga bata na bata ko. Si, basta bata ko. Ang muna nga na, ano kita po kay Jing ba? Bata ko. Si, dahil lang. Sila. Kita mo ginambal dito sa akin sa paligid. Saan din lang ah. Pero ako yan. Pero this is all about faith pa rin eh.
kasi we are talking to God, we are communing to Him, Lord, talaga napakabait, napakabuti mo, mabait ka na Panginoon. Kasi look at that, may mga, kasi habang nag-worship kayo, kinakausap niyo ang Panginoon, marirecall mo ang mga past life mo ba? Tumitong ganun ngayon, pataas-taas na muna kamay. Samantalang nung araw, ano, pakiko, suluhin nyo na yan. Tanong ba mga young people, kung mag-bless sa inyo? Mga lalaki, ba mga young people? Ang mga bata nga naman.